Ang susunod po ay Brother Norman, Tatay Truman Avanzado, and Sister Lucila Avanzado po. Sige po, ang susunod po ay si Brother Terry o Eliterio Castillo. And si napakan po natin ang klasa po ng mag-asawa Castillo. And next is Brother Ruel Laurana, Brother Ador, and Sister Rizalina de Guzman. Ang susunod po ay si Brother Carlito de Peralta, Brother Carlito, and Sister Sherlyn de Peralta. And next, sige po, tawagin po natin si Brother ating coordinator po. Ang susunod po si Brother Ruel Laurana and Sister Angelina Laurana. And next in line po ay si Brother Humara po, Brother Oliver Humara, and Sister Melody Humara. Pastor Ramil and Sister Grace Malabanan. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. And next po, I see Brother Quirino and Sister Luz Biminda Reyes. Brother Alberto and Sister Norma Sino. Next, Brother Michael and Sister Jerry Lee Asardeña. Brother James and Sister Irene Branzuela. Dito kayo. Kala pa nyo hindi kayo tatawagin. Bago-bago po sila, Pastor. Ang ating po. Sino po ay kakama? Natarating lamang po ang asawa 2 weeks ago. Si Ate. Next, Brother Arthur and Sister Bilia Rose Arosena. Narito po tayo sa araw na ito. We have gathered together this day in the sight of God, in the presence of His family members and friends, to witness the renewal of wedding vows of men and women. They come, you are here, to renew that covenant taken, the date, kung kailan po kayo kinasal. And you are honored that you are here to share this special day with them and with you. Kaya sa araw na ito ay gagawa po tayo ng isang renewal prayer and wedding vows paging ang inyong wedding or marriage plates, na kung saan ay sa araw na ito sa ating pong gagawin ay patuloy po tayo mapapalakas na sa araw na ito mamaya ay mayroon po kayong pipirmahang marriage plates.
Na sa araw na ito, mula sa araw na ito, lagi po ninyong titignan araw-araw at lalagyan po ninyo yan, ilalagyan po ninyo sa isang kwadro na kung saan ay makikita po ninyo pag kayo ay... Amen po ba? Sa libro ng Diyos, ito bago po tayo mag-pray at pag-aalay sa inyong pag-renew ng inyong mga vows, nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong isang bahayan, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pumili ka ng 12, isa sa bawat lipi. Pakuhanan mo sila ng tigisang bato sa gitna ng Jordan, sa mismong kinatayuan ng mga pari. Ipadala mo sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi. Tinawag na ni Joshua ang 12 pinili niya at sinabi sa kanila, mauna kayo sa kaban ng tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng Jordan, kumuha kayo ng tigisang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ang mga batong ito ay nagpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay tanong ang inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang pag-agos ng Jordan nang itawid ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang mga batong ito ay magpapaalaala sa Israel na mga pangyayari ito habang panahon. Ang batong tinanggap at pinili ng mga isa sa bawat lahi ay tumutukoy sa inyo mga pamilya na daladala ninyo at pinapangunahan ninyo mga mahal na mga mag-asawahan sa araw na ito. At ang mga pamilya niya na hindi pwedeng isauli at pabayaan, kundi sabi ng Biblia, hanggang sa ating pupuntahan o saan tayo pupunta at pagdadalan sa atin ng Diyos, lagi nating alalahanin na isinimulan na ng Diyos ang ating mga buhay and see to it na mayroon tayong pananampalataya na sa, maging sa ating mga sukling pagpapalain sila ng Diyos. Maghawak po ang bawat kanang kamay na nakataas sa kanan. Yan. Para i-renew po natin ang ating wedding plates sa araw na ito. Mauuna po ang lalaking magsalita at sumunod po kayo sa aking babanggitin. Okay po ang iyong pangalan. Mula sa araw na ito, aking ipinapangako na mamahalin ka, iibigin kita sa hirap at ginhawa. At ako ay nangangako upang repairin, kumpunihin, ayusin ang mga nasira sa ating relasyon. At ako ay nangangako sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kongregasyon, na mula sa araw na ito, magiging masaya ka sa aking piling kasama ang aking Diyos. At mula sa araw na ito, kasama mo ako, iingatan kita, mamahalin kita, ipapanalangin kita, at palalakasin kita, kasama ko ang Diyos. Ang mga babae, sumunod po sa aking babanggitin. Ako, sabihin po ninyo ang inyong mga pangalan. Mula sa araw na ito, iririnyo ko ang aking pagmamahal, ang aking pagtitiwala sa iyo sa harapan ng Diyos. Aking ipinapangako na mamahalin kita hanggang wakas ng aking buhay. Hinding-hindi kita palulungkutin. Kung malungkot ka man, pasasayahin kita sa tulong ng Diyos. Ikaw lamang ang aking mamahalin, ang aking iibigin, at dahil ikaw ang aking asawa, maging ang ating pamilya. Pakihugot po ang inyong mga singsing. The renewal of vow. Mauna po ang husband. Okay. Mga lalaki, saan po ninyo sinusuot ang singsing?
Sa kaliwa. Huwag po sa kanan. Okay, tumingin po kayong lahat sa akin dito, mga kaasawang lalaki. Will you, husband, recommit yourself to this day holy, to a holy relationship of marriage, to the solemn obligation and responsibilities of a husband? Anong sagot nyo? Yes. Will you continue, ipagpapatuloy mo ba na mamahalin ang iyong asawa nang may katapatan at iingatan mo siya dahil ikaw ang kanyang asawa sa sakit o kalusugan, at pasasayahin mo siya habang ikaw ay nabubuhay? Gagawin mo ba ito sa harapan ng Diyos? Anong sagot niya? Ano po ang sagot niya? Sige po, pakisuot po ninyo ang singsing. Sa araw na ito, aking inirerenyo, kagaya ng singsing na ito, ang init ng aking pagmamahal, ng aking puso, at ang aking buhay ay para sa iyo lamang mula sa araw na ito. Lahat po ng mga asawang babae, asawang babae, saan po ninyo ilalagay ang singsing? Sa kaliwa. Huwag sa kanan. Walang naglalagay ng kanan. Sa kaliwa rin po. Okay. Okay, mga asawang babae, mula sa araw na ito, ipinapangako mo ba na kagaya ng pagsusot mo muli ng singsing na yan, na maninibago ka ng pagmamahal sa iyong asawa? Anong sagot mo sa iyong asawa? Tignan po ninyo ang inyong asawa. Mukhaan. Huling tanong, mula sa araw na ito, mga asawang babae, pinapangako mo ba na ang iyong buhay ay para lamang sa iyong asawa? At pwede mo bang sabihin na mula sa araw na ito, ng isang matamis na I love you sa iyong asawa? Mga asawang lalaki, pwede mo bang tignan ninyo ang inyong mga asawang babae at sabihin mo, I love you. You may kiss the bride now. Okay, you may kiss the bride kung naisuot mo na. Pakitaas po ninyo ang inyong mga kamay. I declare sa harap ng Diyos, tinatanggap ko ang panibagong hamon sa aking buhay kasama ng aking asawa, ang aking pamilya, at tinatanggap ko ng mayroong tapang, ng mayroong pag-ibig ang lahat na nadarating sa aking buhay at pamilya dahil kasama ko ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Allow me to declare na sa araw na ito, sa pahintulot ng ating bansang Pilipinas, maging isang pastor ng GIL Church, aking idideklara ang inyong pagrerenyo ng inyong marriage vow and marriage place. Kayo ay muling magpakarami at humayo. Pagkikitisan ng banal na Espiritu sumainyo sa inyong relasyon, maging sa inyong pamilya, na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyong mga buhay. God bless you, and God bless you, be multiplied. Huwag niyo silang istorbohin. Congratulations! 15 couples of grace.
you, go ye and multiply, replenish the Brescia. Thank you.